meron akong i-share about one of the essential life skills for every everyone, especially for those incoming senior high school students. Yung mga nag-enroll ng mga para sa technical, vocational, and livelihood. So, isa ito sa mga pinakamahalaga na dapat matutunan dahil ito ay related din. Kahit anong kurso na iyong kukuhanin pagdating ng kolehiyo ay iyong mapapakinabangan. Sabi nga, kapag may natutunan, pwedeng magkabitaan. Okay, bago ko simulan ang lahat, mag-subscribe muna sa ating YouTube channel at i-bell on na rin. Tips, which are discuss and familiarize the different function of each part and use of all the tester. Next, measure and read voltage of different electrical outlet using multi-tester and give significance of following safety precautions while working. Now, in our tester o multi-tester, bakit ba tinawag siyang multi-tester? Because this instrument is used to measure not only one but more than it is used to measure the voltage, the resistance, and the current. So, yung tatlo na yun. So, meron kasing measuring instrument applicable only in one in voltage or in resistance only or even in for current only. So, this time multi-tester is a multi-function. So, multi-tester or the multimeter is sometimes called the BOM or voltmeter, ohmmeter, milliammeter or milliammeter. So, it is the best instrument that can measure voltage, resistance, and current. Now, we have two types of the multi-tester. The first one on the left side is analog. And the other one is digital type of multi-tester. Mapapansin nyo, yung ating digital ay merong digital display. So, yung gagamitin natin mamaya ay analog multi-tester. Next, now we are going to identify first the parts of the multi-tester. So, let's begin with this one. So, these are the test probes. You may red and black in color. Next, the scale. Next is the 0 ohm adjusting knob. Range selector knob. Adjusting screw. And the pointer. Again, test probes, 0 ohm adjusting knob, scale, pointer, adjusting screw, and the range selector knob. Okay. Now, the parts of the multi-tester. So, these are the function of the parts of the multi-tester. Let's begin with the pointer. So, the needle shaped rod that moves over the scale of meter. Pointer is mechanically connected to the moving coil and it indicates the measure values on the multimeter. So, yung ating pointer ay yung gumagalaw, yung may parang karayo na kung saan gagalaw lang siya kung merong nababasa na amount. Then, yung mismong needle ay nakakabit o konektado doon sa coil. Kumbaga may mayroong coil o doon saan ay nandun yung winding kung saan nagre-read yung amount noong maaaring voltage, resistance, or the current. So, yung pointer natin, makikita nyo sa aking demonstration yung paano gumalaw yung function yung ating pointer. Next is the range selector knob. So,
ito ay parang selector switch. So, ililipat lang. Kumbaga, mag-switch tayo sa ibang function. So, it makes it possible to select different function, range, or limiter. So, meron din siyang selection unit kung saan depende sa ating susukatin. Ito ba voltage, current, or resistance. Next is the adjusting screw. It makes possible to adjust the pointer to the zero position of the scale. So, mamaya sa aking demonstration, malalaman natin kung paano ba na-adjust yung adjustment screw. So, nandun na sa may gitna ng multi-tester. Scale. Scale is a series of marking used for reading the value of a quantity. Scale can have different types of scale for voltage, current readings. The scale have mostly linear. So, may mga guhit siya kung saan ay doon natin malalaman yung mga sukat yung sa ating scale. So, may mga equal division for resistance, voltage, and current. Zero ohm adjusting knob is used to zero in the pointer before measuring the resistance. So yung kanina adjustment screw at itong zero ohm adjusting knob, the main purpose of this knob and screw is to calibrate the pointer to the left side and from the right side. So magkabila kasi meron siyang zero. So, kinakailang i-calibrate ang kabila. Test probe. So, sa ating test probes, meron siyang red and black test probe. So, yung ating black and red, so, laging natandaan, yung red ay positive at yung black ay negative. Paano ba mabilis matandaan? Positive, red. So, halimbawa yung red cross. Diba, anong kulay ng red cross? Of course, red. So, meron siyang plus sign or positive. So, ganun lang katuloy para mas matandaan. Okay, this activity, you are going to identify the parts of the multi-tester. So, from 1 to 6, write your answer on the comment box to give your correct answer. So, pag nabasa ko yun, reply na lang ako sa inyo. So, from 1 to 6. Next one. The very important things to remember is the proper care and maintenance of the multi-tester. So, first one, read manual of instruction on how to operate the multi-tester. So, basta tayo bumili ng brand new na tester, automatic meron tong instruction manual. So, nandun naman nakalagay yung mga safety precautions, proper handling, proper care. So, laging babasahin kapag may biniling mga instrument, measuring instrument, ay laging basahin yung naka-attach o naka-enclose na instruction manual or user's guide. Next, in reading the amount of voltage, always start with the highest range to avoid reading voltage higher than the tester setting. So, maiingatan natin ang ating tester kung lagi nating isiset sa highest range. Kasi, hindi natin masasabi sa pagkakataon na tayo misusukatin na mas mataas kumpara doon sa range na ating, sa setting ng range na ating ginawa. May tendency na sumabog o masira yung electronic component sa loob ng ating test. So, ingat lang kasi ito yung pinakandelikado. So, always set to the highest range. Next, be sure that the tester is set to the correct range setting. Resistance range when measuring the ohms, voltage range when measuring voltage, and ammeter range when measuring the value of electric current. So,
kung ano ang susok natin, dapat nandun nakaset doon ang ating selector, range selector na kung voltage, voltage. Kung ohms, doon sa resistance. Kung halimbawa current, doon tayo sa range ng current o ng ammeter. So, kung susukatin, dapat aware tayo doon sa ating selector knob. So, hindi ba sa susukatin, hindi naman natin na ililipat kung anong kailangan. Another is, always check the condition of the X battery. Worn out batteries will damage the internal setting of the tester. So, paano kung malalaman yung battery na improved condition pa? So, pwede natin buksan yung tester, tanggalin yung battery, and check natin, i-test natin gamit din ang ibang multi-tester kung merong available. Pero hanggat maaari, kung calibrated naman lagi yung ating pointer sa zero, ay ibig sabihin, maayos pa ang ating tester o yung battery ng ating tester. Next, when the tester is not in use or will be stored, set the selector switch to 1000 volts or to off position. So, bago natin naitabi o hindi man ginagamit, nandun lang sa off position o yung 1000 volts na doon sa ating AC voltage selector na selection. Hanggat mare, i-off na lang ako din. Madali naman uli ilipat kung sakali ikaw ay gagamit ulit. So, ayan, check. So, pinakang safe ay in off position. Next, and never drop the tester. Hindi dapat nalalaglag, nababagsak yung ating tester. Sabi ko nga, yung mga electronic components sa loob ay maaaring maapektuhan pati na yung kanyang performance. So, laging ingatan yung tester dahil ito ay hindi biro ang halaga. Ang pinakamura nito, tulad ng aking multi-tester na Sanwa brand, ay pinakamura na ang 3,500. Now, this time, we're going to read the meter scale of the multi-tester in terms of the voltage. So, we're going to determine the amount of voltage. Now, we have here a voltage scale. We have range 10 volts, range 50V, range 250V, 750V, and 1,000 volt range. So, meron siyang equivalent na amount. So, sa 10 volts, meron siyang 0.2. Sa 50 volts, meron siyang 1. Sa 250, meron siyang 5. Sa 750, meron siyang 15, and sa 1,000, meron siyang 20. Paano nangyari yun? Saan ang galing yung 0.2, 1, 5, 15, and 20? Ganito lang kasimple. Doon sa ating scale ng voltage, meron siya na 50 lines. So, mula sa 0, meron siyang 50 lines. So, yung 50 lines o 50 na guhit, kung anong range, di-divide natin yung by 50. So, example, 1,000 volts divided by 50 lines is equivalent to 20. 750 volts, i-divide natin ng 50 lines is equivalent to 15 volts. And 250 volts, i-divide natin ng 50 lines is equivalent to 5 volts. Yung 50 ay 1, and then yung 10, kapag na-divide mo ng 50 lines, it is equivalent to 0.2. Ano yung 0.2, 1, 5, 15, and 20? Yun yung pinakamaliit na reading. As mula sa 0, yung unang guhit niya is equivalent to 20, or 15, or 5, 1, or 0.2. So, kung point on pointer dumapat sa ikaapat na guhit, at yung range natin ay nasa 10, ibig sabihin, yung 6 na guhit, so, 6 lines times 0.2. So, ilan yung ilang 0.2 yun? 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2. So, 6 na 0.2, i-add mo lahat yun. Ang total noon ay 1.2 volt. So, kung ang pointer doon nag-stop sa ika-6 na guhit at ang range ay nasa 10 volts,
ibig sabihin ang minimum reading niya na 0.2, i-multiply mo sa 6 lines. So, the total amount of voltage will become 1.2 volt. How about in 50 volt range? So, 50 volt range, 6 na guhi, automatic 6 volts agad yun. Kasi one line is equivalent to 1 volt. How about in 250 volts? So, sa 250 volts, dahil 6 na guhi, doon nag-stop. So, 6 lines times pa equals 30 volts. So, ganun din hanggang 750 hanggang 1,000. So, may mga equivalent na least count o yung pinaka-minimum reading. So, kahit hindi mo i-memorize yung table na yan o yung scale na yan, tandaan na yung range, i-divide mo ng 50 lines kasi 50 lines yung ating scale. Okay, next. So, yung ating multi-tester scale, kung mapapansin nyo, meron lang siyang 250, 10, and 50. So, yung 250, 50 lines lahat yan. So, sa 250, kung mapapansin nyo, meron siya na may 0 sa dulo, doon sa kabila na may 250. So, yun yung highest range. Lowest range yung 0. So, yung simula sa 0, yung unang guhit, yun yung least count o yung smallest reading. Now, in our scale, we have the minor line. And then, we have a major line. So, yung lahat ng malilinaw na guhit ay major lines. Yung lahat ng maliliit o mas maikli ay minor lines. So, kung pagalimbawa, tumapat ang scale sa major line, madali nang basahin. Halimbawa, sa range ng 250, ang ating pointer ay nasa gitna ng 0 at 50. Ibig sabihin, kalahati ng 50. So, it is equivalent to 25 volts. So, halimbawa, sa range 50, nasa gitna ng 0 at 10, ito ay 5 volts. So, sa range 10, yung reading niya ay nasa gitna ng 0 at 2, ibig sabihin, 1 volt. So, tulad ng binanggit ko kanina, kung halimbawa napunta, nag-stop sa ika-6 na guhit at nasa range ng 10. So, sa range 10, ang ating least count or smallest reading ay 0.2. So, 6 lines times 0.2 is equivalent to 1.2 volt. Okay? Next. So, this time, we will compute, we will read this scale. So, to determine the amount of voltage, what will be the amount of voltage if the range is set to 50? So, ang range ay nakalagay sa 50 volt. So, andun na, titingnan natin yung range 50. Now, using our voltage tables, the equivalent of every line is 1 volt if the range is set to 50. So, sa range 50, meron tayong 1 volt bawat guhit. So, ilang guhit, pang ilang guhit nag-stop yung ating pointer. So, kung bibilangin, meron tayong 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 lines. So, 35 lines times 1 volt per line, ha? Kasi bawat guhit ay 1 volt. So, 35 lines. So, the total amount of voltage is 35. So, kung mapapansin nyo, nasa pagitan ng 30 and 40 o yung major line, madaling basahin, 35 volts. So, ganun lang, simple. Next, this one, this scale is, we will use the range of 250 volts. So, yung 250. So, kung mapapansin nyo, yung ating pointer, malapit na doon sa dulo sa 250. So, balikan natin yung ating voltage table. The minimum reading for 250 volts is 5 volts. Ibig sabihin, yung isang guhit ay 5 volts. So, kung mapapansin yung tester, sa scale,
dalawang guhit lang para makarating sa 250. So madali nang pasahin niya kasi babawasan lang natin ang dalawang guhit yung 250. So dalawang guhit ay 10 volts. So 250 minus 10 volts. So answer ng total amount of voltage ay 240. To check this, so to compute down the total line. So sabi ko nga, dalawang guhit na lang. So 48 lines times 5 volts. Yeah, so it equivalent to 240 volts. Okay, sa 750 naman. So sa 750, meron tayong 15 volts per line. And then nag-stop yung ating pointer sa ika ilan? 10, 20, 28 lines. So 28 lines. 10. Okay. 10, 20, 28 lines. O, meron lang tayong mali dun sa ano, pero 28 lines times 15. So, ano ang dapat na maging sagot doon? So, 28 lines times 15. So, ano mga product, yun ang ating total amount of voltage. So, here are the things to remember in reading the voltage of the multi-tester. Identify the range kung ito ba ay range 10, 50, 250, 750, or 1000. So, to get the equivalent of minor line by simply dividing the highest range. So, yung ating halimbawa, ang highest range natin 250. So, i-divide natin ang 50 kasi 50 lahat yung guhit. Then, it will become 5. So 250 divided by 5 equals 5. So then multiply the number of lines from 0 to the line which the pointer is stuck to the equivalent of this count of minor line. So dito sa scale natin mayroong 38 lines. So ika 38 na lines nag-stop yung pointer. I-multiply natin sa 5 kasi yung 5 yung minimum reading. So it will become 190 volts. So ganun lang kasimple para basahin yung ating voltage meter. So for our activity number 3, we're going to compute the total amount of voltage of this scale using voltage scale. So this one, gagamitin natin ang 10 volt scale. So sa 10 volt scale, meron tayo na 0.2. So, bilangin yun ang guhit and then multiply sa 0.2. So, ilang kaya? So, nakikita ko, nag-stop yung pointer sa ika 34 lines. So, 34 times 10 or times 0.2 is equivalent to 6.8. So, kung makipapansin nyo ay lumampas na sa 6. Ibig sabihin, automatic meron tayong 6 volts. Pero, meron pang 4 na guhit. So, 4 lines times 0.2 is equivalent to 0.8. Kaya, the total amount of voltage is 6.8. So, for your another activity, kindly give the amount of voltage of this scale using the different ranges. So, kung ano mang sagot, lagay lang, i-comment lang sa ating comment section yung range 50, then bigay yung total amount of voltage. Range 250, bigay din yung total amount of voltage. And then, to 750 volts, and the last one is the 10 volts. So, sunod-sunod na lang itab yung sagot. Okay, so, okay, para simulan natin ang pag-test ng voltahe ng battery at ng convenience outlet. So, gagamitin natin yung ating multi-tester. So, sa ating multi-tester, kinakailangan laging aware tayo doon sa setup ng range selector knob. So, dito sa range selector knob, sabi ko nga ay kinakailangan na calibrated muna yung ating
pointer. So check lang natin. So katulad po niyan, hindi calibrated yung o hindi naka-zero yung zero yung pointer natin para sa ohm. So ika-calibrate natin gamit yung 0 ohm adjusting knob. Okay na, kailangan maka-calibrate. So ganun din kung ito ba yung naka-calibrate din sa left side. So calibrated na siya. So pwede na natin gamitin. So dito sa ating multi-tester, ang i-check natin ay boltahin ng DC. So dapat ang selector knob. So ito ang ating palatandaan kung saan nakatapat ang selector knob. So yung selector knob, lilipat natin dun sa DCB o direct current voltage. Kasi yung ating battery ay direct current. So ililipat natin. So mostly ang battery ay nag-range hanggang 9 volts. So pwede nang ilagay sa 10 volts setting. So hangga't maaari ay mas mataas sa expected resistance natin. Pero kung di ka sigurado, so set mo muna sa highest range. So dahil sigurado naman ang battery ay hindi aabot ng 10, pwede ko nang ilagay sa 10 volts. So aalamin natin kung ito bang triple A battery ay may charge pa. So identify muna natin kung nasan ang positive. So makikita yun ang positive dun sa may ibabaw, positive, and this one is the negative. So ang ating test probes, yung kulay pula ay ang positive. So kinakailangan doon natin kukonek sa positive portion ng battery. So pwede naman siya na doon lamang sa ibabaw. So pag din tayo safe pag simulang gumamit, dapat gumamit tayo ng ating safe gloves para tayo ay kung sakali mag-check ng voltage, lalo na yung AC voltage, hindi tayo mapapadikit doon sa linya. So unahin muna natin ang battery. So battery sa positive sign, polarity ng positive, and then yung ating negative. So gumalaw naman ang ating pointer. So lapit lang natin sa screen kung ilan ba ang reading. So reading ng ating battery, kung mapapansin, ay nasa pang limang guhit. Kung range 50, so kung bibilangin natin, sa range 50 kasi ay mayroong equivalent na least count na 0.2 volt. So halos 6 na guhit. So 6 lines times 0.2 is equivalent to 1.02. So 1.02 pa ang karga ng ating battery. So almost 7 lines, pero andun lang siya, maximum niya ay 6 at kalahating guhit o 6.5 lines. So approximate 6 lines times po 0.2 is equivalent to 1.2 volt. So ibig sabihin, itong ating battery na triple A, kung halimbawang ito ay full charge, ito dapat ay 1.5. So nakalagay naman dito 1.5 volt. O ibig sabihin, nagamit na. Kumbaga hindi na ito brand new. So dahil siya ay 1.2, pwede pa siyang gamitin. Ngayon, dito naman tayo sa AC voltage. So laging tatandaan, kapag AC na ang ating ite-test o i-check,
tingnan mabuti kung ang ating selector knob ay nakaset doon sa AC voltage. So AC agad ha. And then bili ko yung highest range. So ang highest range niya ay 750 volts. So doon muna natin i-set. So ulitin ko, ito ay ginagawa dapat meron kayong kasama na licensed electrician o an adult na mayroong knowledge in measuring the voltage of the alternating current or the outlet. So dito sa ating outlet, wala na yung polarity, walang positive negative. So alin sa dalawa ng ating test probe, pwede naman siya na naka-connect. So start na natin. So yun, gumalaw na yung ating pointer. So lalapit lang natin sa screen kung anong reading. So dahil hindi naman siya na-reach yung malapit sa highest, so safe na tayo mag-adjust ng range. So dahil pangkarniwan o halos lahat ng outlet natin na supply ng mineral ko ay nag-range sa 220 volts up to 240. So pwede na natin gamitin yung 250 range. So sa 250 range, check lang natin. So sa 250 range, check natin yung boltahe ng ating outlet. So bibilangin natin kung ilang guhit. So from 0, bibilangin natin yung kung saan siya nag-stop. So kung bibilangin ay 10, 20, 30, 40, 46 lines. So to compute the total amount of voltage, we're going to multiply the 46 lines by 5. Saan galing yung 5? Na ibig sabihin yung 5, yun yung minimum reading o yung unang guhit mula sa 0 equivalent to 5 volts. Paano nagkaganoon? Saan galing yung 5? Kasi yung ating range na 250, divide mo sa 50 lines equivalent to 5 volts. So isang guhit equivalent to 5 volts. So dahil tumigil yung pointer sa ika 46 lines, i-multiply natin ng 5. So with a total of 230 volts. Ibig sabihin, kung ating outlet. Now that you have another life skills like measuring the amount of voltage, pwede na nating tawagin natin sarili tayo ay meron tayong additional essential life skill. So using the multi-tester and with the supervision of certified or licensed electrician or an adult with knowledge of using the multi-tester, this time you are going to check the voltage of battery o sa hanap lang ng lumang battery kung saan check natin yung voltage kung ilang pa ang amount na meron, and then voltage output of your convenience outlet. Tandaan na hindi pwedeng gawin yan nung walang kasamang adult na marunong gumamit ng multi-tester. Kung wala ay huwag na lang gawin. So hindi na-advise na gawin kung wala tayong kasama professionals o kaya ay mga certified electrician o mga practitioner, mga technician na aware paggamit ng multi-tester. And then take up videos or photos of it and write a reflection about your experience. So kapag nagawa niyo yun, sabihin, meron na kayong another essential life skill.
kung ano yung kurso, kung yung nagkuhan yung pagdating ng lehiyo, o ano man trabaho mo sa ngayon, sana makatulong yung aking naibahagi. So, and always, when performing or measuring the voltage, laging gagamit tayo ng isipin natin yung safety precautions. So, lalo-lalo na sa range selection, pa-importante yun. And always, please observe safety precaution when using multi-tester. So, sa panahon ng pandemya, siyempre kailangan natin disinfect din yung ating multi-tester. So, huwag ka kalimutan, tayo ay mag-disinfect. So, ganoon din ang ating tester na kailangan yung ating tester ay nadi-disinfect, lalo na yung test probes kasi siyempre nagpapasapasahan tayo ng paggamit ang ating multi-tester. So, that's all and thank you very much. So, sana ay may natutunan kayo sa aking binahagi sa araw na ito and see you again next time. So, sana ay meron tayong natutunan sa aking binahagi at sana ay pagdating ng araw na kayo magkaroon ng sariling multi-tester. So, ingatan nang lagi ito dahil napakalaga na tayo ay may talent sa pagsusukat dahil hindi lang naman sa amount of voltage, ito'y ginagamit din sa mga continuity testing, halimbawa naging wiring installation, at check natin kung meron ba siyang supply o kaya yung ating connection ba tama, kung shorted ba ito o hindi. So, aside from checking the voltage, marami pang gamit ang ating multi-tester. So, sa susunod, yun naman ay yung resistance and the current. But this time, gusto ko magpasalamat at sa inyong panonood. Kung ano mang inyong suggestion o comments, type lang sa ating comment section. And then, meron akong link sa baba kung saan ay pwede nyo sagutan kung may pagkakataon para makita ko na maalaman ko na may natutunan sa aking binahaging presentation. So, doon kong malalaman na sa simpleng explanation ko ay worth it naman dahil ay meron namang feedback na akong makikita galing sa'yo. So, salamat muli at see you on my next video.